Ayan! Hello! Hello, beautiful people! So, today we're going to talk about the farina. Alam ko, basic na sa inyo to. So, kung alam mo na, sige, huwag ka naman on. Okay lang naman. So, dagdag lang tayo ng kaalaman about sa farina and for those beginners na nag-uumpisa pa lang sa succulent. Ayan. So, yung farina is yung mga white-white dito sa ating mga succulent na kapag hindi mo kapisado ang succulent ay matutuwa ka na hawakan at i-touch itong mga succulent na ito. Diba? At mapapansin mo na kapag yung kapitbahay nyo nakita yung succulent mo at nakitang ganito-ganito yung mga farina ay itatouch nila yan. So, dudutututut nila yan. At hanggang maubos ang parina doon sa leaves ng inyong succulent. At pagka ganon, hampasin nyo yung kamay. Huwag nyo pong gawin yan, ganon. So, ayaw ng mga succulent na dinudutututut sila. Ayaw nila nang hahawakan mo sila. Ayaw nila yan kasi may vital role po itong mga farina sa ating succulent. So, yung farina, i-describe natin siya, i-relate natin sa ating mga babae. Ayan. Sa mga hindi babae, sorry po, hindi po kayo makaka-relate. At sa mga binabae, makaka-relate po kayo. Ayan. So, i-relate natin itong mga farina sa ating mga babae. So, sino gumagamit dyan ng foundation? Diba? So, parang foundation yan na itatapal natin sa mukha natin para may itago tayo sa ating mga balat, 'di ba? So yung mga artista, 'di ba? Para well ano sila. Well, ano bang tawag doon? Basta well fresh ganon. So para maganda. So ganun din po yung mga farina ng succulent. So ano po ba yung ginagawa ng mga farina na 'yan? So ang ingay ng dumaan. So before po tayo pumunta sa ginagawa ng farina na yan is, it is, sabihin mo na natin kung ano yung farina. So, farina, or also called epithelial wax, is a white powdery coating of wax found on the stems and leaves of succulent. So, it plays important role in your succulent well-being as this give them a natural sunscreen and rain coat that will help lessen the risk of sunburn and root rot. Ayon. So, sa katunayan, para nga din talaga silang sunscreen nating mga babae na ginagamit natin para hindi masira yung balat natin sa sun exposure, sa UV rays, and of course, para ding umbrella na pinoprotektahan yung succulent dahil sa ulan. So kapag diniligan mo yan, tatalbog lang yung tubig sa pabalik sa'yo o pabalik kung saan. Diba ganun siya? So yun nga, pinoprotektahan niya yung succulent from sunburn and of course from root rot. Ayun. So napipicture ko na din yung kahalagahan ng farina sa mga update ko sa succulent. Hindi ko lang talaga ngayon ko lang siya in-emphasize ng solo kasi feeling ko basic na lang din talaga kasi yung farina sa inyo. Pero sige, gawan natin ng content. Ayan. So, paano naman po maiiwasan na mawala yung farina ng succulent? Yan po ay mahirap na bagay. Dahil, pag bumili ka ng succulent, itong mga seller na ito, tinatouch nila yung mga farina. And usually, si Juzelzon ganyan yan. Tingnan nyo yung mga binili ko kay Juzelzon. May mga touch-touch ng yung mga farina. I think, asawa niya yung may gawa niyan. Kasi yun yung tagabalot niya. So, ito po mga old succulent ko. Ito po yung bago. Ayan. Ayan, kumuha po ako ng bago. Tapos yung luma. Ayan po sila. Ayan. So, by maintaining the farina on your succulent, yun. Unang-una, bawal po i-touch. Bawal po i-touch yan. Kapag nagtanim kayo, pag nagtatanim kasi ko, usually, binubutas ko na yung gitna. Tapos, isasaksak ko na lang sila. Tapos dito ko sila hahawakan. And then, the other thing is using a gloves. Ayun. So, sabihin nyo sa seller nyo, pag bumili kayo ng succulent, gumamit ka ng gloves para maiwasan mong madutdot ang parina sa iyong succulent.
Ayan. So, ayun. So, yung iba, may parang ano siya, parang powder. So, yung pala, powdery mildew naman siya. So, hindi ko pa nararanasan dito yan. Pero, sinasabi nila na nakukonfer kasi siya. So, baka mamaya, powdery mildew. Pero, obviously naman na hindi pa rin na kasi. Basically, alam naman nating lahat sa mga succulent lover, grower, kung ano yung farina. Ayan. So, tingnan nyo si Debbie. Tanggal yung mga farina niya. May fingerprints. Ayan. So, yung iba, na-maintain ko naman yung farina nila by not touching on them. Tapos, yun, less, ano lang talaga, less hawak. Tapos, use kayo ng gloves para hindi maano yung magulo yung farina doon sa inyong succulent. Diba? O, yan, touch natin. Sino itatouch natin? Ito na lang. Sige, ito na lang. Ang kapal ng farina niya yun. So, medyo natatanggal pa rin with the use of ano, pero hindi lahat. So, with the use of brush, so, tingnan natin, with the use of brush, kasi dati ko na itong ginagawa, hindi naman siya masyado natatanggal talaga. Konti, oo. Pero, andyan pa rin. So, again, the farina is protection from the sun exposure. Pero, kapag sobrang init sa inyo, kapag matindi yung sikat ng araw sa succulent mo, especially sa hapon, numinipis din yung parina ng succulent, nababawasan po siya. Ayan, dati makapal parina niyan, ayan. Nababawasan po sila kapag todo sun exposure at yun na po yung masusunog sila. So, tatong lang po, may ibabalik pa po ba yung parina? Hindi na po siya maibabalik sa old leaves, pero sa bagong leaves, yun ang rich sa parina. So, ingat-ingat na lang sa pagtatouch at sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay nyo, na bawal silang hawakan. Mahal po ka mo yan. Ayun. So, again, parina is the protection of the succulent as well as like umbrella nga sila. And hindi po lahat ng succulent ay mayroong farina. So, ang meron lang po mga farina sa succulent is mga Echeveria, Pachypytum, Sedeveria, Kalanchoe, and the Graftoberia ay may mga, yun lang, sila lang yung may mga farina. Siyempre, yung mga tomento, sa wala namang farina yan. Sino pa ba yung mga cotton panda? Howard? Wala namang parina yan. Sino pa bang mga walang parina? Basta yun. So, ingat tayo sa ating mga succulent sa paghawak-hawak. At maganda sa pagtatanim is meron kayo yung ginagamit ko na pang butas. Tapos, ipaplangak nyo na lang yung succulent. Then, gamit na lang kayo ng yung tools niya sa pagtanim and then push lang ng push doon sa lupa. So, that's it. Our lesson for today. I hope may natutunan po kayo sa aking vlog. So, magising lang po itong aking vlog today. And if you like my vlog today at may natutunan kayo, please subscribe and pa-share na din sa inyong friends and family. See you on my next video at Everything Nice at Mitch. Thank you for watching. God bless po, your nurse Plantita, saying ingat po tayong lahat.